Sa isang probinsya malayo sa siyudad ay may nakatirang dalaga na may anak ngunit walang ama. Siya si Kate, isang tendera sa kanyang maliit na karinderya sa kanilang lugar. Mag-isa niyang binubuhay ang dalawang anak niyang kambal. Kasama nila ang nakababatang kapatid niya. "Good morning, Mama." Mula sa likuran ay niyakap si Kate ng kanyang anak na babae. Kakagising lamang nito at nakasuot pa ng ternong pantulog. "Good morning, baby. Kamusta ang tulog mo?" Paglalambing niya sa anak, umupo siya para mapantayan ang anak. "Nanaginip ako, Mama." Maligalig na sabi ng anak niyang si Caitlin. Kumunot ang noon niya dahil ngayon lamang ito nagsumbong sa kanya tungkol sa panaginip ng masaya. "Talaga? Tungkol sa naman? Ang saya ko, Mama. Kasi sa dream ko, nandito yung Rosie Papa." Unti-unting nawala ang ngiti niya. Nasasaktan siya para sa anak. Alam niyang matagal nang nangungulila ang mga anak niya sa presensya ng ama nila. Pero anong magagawa niya? "Really, baby?" Sunod-sunod na tumangon sa kanya ang anak. "Pero nag-uusap na tayo tungkol kay Papa, di ba?" "Opo, Mama. Di ba po uuwi si Papa kapag dana siya sa work niya?" Inosenteng tanong ng anak sa kanya. Peke siyang umiti at tumango. "Sige na, baby, tawagin mo na si kuya mo para mag-breakfast na. Papasok kayo sa school." "Sige po." Sumunod naman agad ito sa utos niya. Wala sa sarili siyang pinagpatuloy ang ginagawang pagpupunas ng mga lamesa sa karinderya hanggang sa dumating ang mga anak niya kasama si Karen, ang nakababatang kapatid niya. "Si Tita Karen muna ang maghatid sa inyo sa eskula. May asikasuhin lang si Mama ngayon. Bye-bye." Isa-isa niyang hinalikan sa pisngi ang mga anak. Matapos nitong maganda at kumain, "Bye, Mama. Bye-bye po." Kumaway ang mga anak niya hanggang sa makaalis na ang tricycle na sinasakyan. Naging abala na rin siya sa pagsiserve sa mga customer, lalo na ng magtanghalian dahil tapos na ang mga suki niya sa transloading na karap lang ng bahay nila. Na magdapit hapon ay dumating ang kapitan ng kanilang barangay at kinausap siya. "Anong may paglilingkod ko sa inyo, kapitana?" Magalang na tanong niya. "Gusto ko lang ipaalam na sa susunod na linggo ay may outreach program na gaganapin dito sa barangay natin na pinangunahan ng isang napakayaman na tao sa Pilipinas." Tumango siya at pinagpatuloy ang pakikinig. "Ano pong matutulong ko kung ganon?" "Gusto ko sana na ikaw ang maganda na makakain nila araw-araw." "Huwag kang mag-alala. Di ba bayaran naman kita?" Tumango siya, saka ngumiti. "Makakaasa po kayo, kapitana." Hindi na nagtagal ang kapitana sa karinderya niya. Dahil pagkatapos nitong kumain at magbayad ay umalis nito kagad dahil may meeting pa raw itong dadaluhan sa kanilang barangay. Parang sa isang pikit lang ng mga mata ni Kate ang araw sa bilis. Ngayon na ang araw kung saan dadating ang mga taong magsasagawa sa outreach program. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman. Na-excite siya na parang kinakabahan. "Karen?" Tawag niya sa nakababatang kapatid. "Bakit, ate?" "May outreach program sa quadrangle. Samahan mo ang mga bata." Utos niya sa kapatid habang inaayos ang pagkakalagay ng baso sa lamesa. "Ha, ikaw, hindi ka pupunta?" Nagtatakang tanong ni Karen sa kanya. Umiling siya. "Hindi na. Kailangan kong maganda sa makakain ng mga bisita." Simpleng sagot niya. Tumango lang kapatid niya at sinunod ang utos. "Magbehave kayo kay Tita Karen, ha?" Pagpapaalala niya sa mga anak nang aalis nito. "Opo, Mama. Yes, Mama." Sabay na sagot ng kambal. Ngumiti siya at isa-isang hinalikan sa pisngi ng mga anak. Nang umalis ang kambal ay nagsimula siyang maganda sa mga ricados na lulutuin. Agad niya itong niluto pagkatapos mihanda. Nang magtanghalian ay mga suki pa rin niya ang nagsimulang magsidatingan. Pero nang mga alas 12 na ng tanghali ay dumating ang kanilang kapitana. Kasunod nito ang mga panauhin ng barangay. Abot tenga ang ngiti niya habang sinalubong ang mga bisita. Pero unti-unti itong nawawala nang dumakong paningin niya sa isang taong hindi niya inaasang makita o masilayan. Nakasunod dito sa isang may edad na babae. Mas lalo siyang dinumbol ng kaba na magtama ang paningin lang dalawa ng isang segundo. Siya na mismo ang nagbawi ng tingin at lumapit sa kapitana nila. "Kapitana, okay lang kaya sa kanila yung lasa?"
Nababahalang tanong niya. Mahina itong tumawa. Saka hinuhakan ang lalamig niyang kamay. May tiwala ako sa luto mo, Kate. Magugusto nila yan, panigurado. Ang galing mo kayo magluto. Pinisil nitong kamay niya. Kumalma ka, ang lamig ng kamay mo. Magugusto nila yan. Natatawang puna nito sa kanya. Ngumiti lang siya. Ang posibilidad na hindi magustuhan ng mga ito ang luto ay hindi naman ang dahilan, kundi ang presensya ni Clark na dati niyang nobyo, ng ama ng kanyang kambal na anak. Pinilit ni Kate na umakto ng normal. Tapos nang mag-lunch mabisita, kaya nagsimula na siyang maglinis sa lamesa. Saglit siyang natigilan nang lumapit si Clark sa kanya at nagsimula ring magligpit. Ako na po rito, casual na sabi niya. The taste of your dishes was still the same. Pasarap ng pasarap. Natigilan siya sa hindi inaasahang pag-compliment nito sa mga luto niya. Hanggang ngayon naalala niya pa rin ang mga luto ko? Tanong niya sa isipan. Salamat, Mr. Castillo. So you really keep your words, ha? Saan nito? Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Diretsyong pagsisinungaling niya kay Clark. Don't act like as if we didn't know each other. Like we haven't spent years together. Sabi ni Clark na ginatigil niya. Malakas ang loob niyang sinalubong ang tingin nito. Of course, Mr. Castillo. Alam ko kung paano panindigan ang mga katagang nagagaling sa bibig mo. Pretend like we're strangers, diba? Ginagawa ko lang kung ano ang dapat. May ding pagkakabigkas niya habang hindi pa rin pinuputol ang titigan nila. Napansin niya ang saglit na paglamlam ng mamata nito. Kate, hindi nito natapos ang dapat sasabihin nang dumating ang kambal. Mama, akala ni Kate wala nang mas kakabas na nararamdaman niya kanina. Pero mali siya. Parang tinambol ng ilang beses sa isang segundo ang dibdib niya sa kaba. Caitlin, Kate, sambit niya. Hello po Kuya Clark. Maligalig na bati ng anak niyang babae kay Clark na hindi niya inaasahan. Nakita sila? Napatanong siya sa isipan. Hey there princess, mas lalo niyang hindi inasahan na makita niyang itinukod ni Clark ang isa niyang tuhod para pantayan si Caitlin. Mama, siya po si Kuya Clark. Tinulungan niya po ako kanina nang inaway ako ni Cindy. Nakangiting pagpapakilala ng anak sa kanya. Why, asan si Tita Karen mo kanina kung ganon? Kasama niya po ako kanina, Mama. Nawiwi po kasi ako, sorry po. Sabat ng lalaking anak niya. Habang mangyak-ngyak na, it's fine baby. Mama, tingin ka po dito. Malakas ang boses na pagtatawag ng atensyon ng anak niya, si Caitlin sa kanya. Sinusundot pa siya. Mama, pareho po kami ng color ng eyes ni Kuya Clark. Ang cute! Sabi nito at humagik-hik. Natigilan siya at napilitang tumawa. Mama, kami rin po. Segunda naman ang anak niya, si Cade. Tinignan niya si Clark. Nakatingin ito sa kanya na marain. Sa isip ni Kate at parang alam na niya kung ano ang mangyayari. Caitlin anak, punta niyo muna si Tita Karen niya. Pagbubugaw niya sa mga anak. No, pigil nito sa nais niyang mangyari. Caitlin, how old are you? Baling nito sa anak niya. There are 4 years old. Siya na mismo ang sumagot sa malamig na boses. Mama, 5 na po kami. Nakalimutan mo po ba? Magsi-6 na nga po kami this year, di ba? Pagtatama ng anak niya sa kanya. Sa unang pagkakataon ay gusto niyang kurutin ang anak. Bakit ko nga ba nakalimutan na matanino itong mga anak ko? Hindi pa marunong magsinungaling. Sarcastic ang tanong niya sa sarili. Caitlin, sige na, puntahan niyo na si Tita Karen. Utos niya ulit sa anak. Sa pagkakataon ito ay sumunod na ang mga anak niya. Mawalang galang na po Mr. Castillo. Kailangan ko ng magligpit ng mga gamit. Sabi niya na parang walang nangyari. Hindi pa man siya nakakahakbang patalikod ay hinawakan ni Clark ang kamay niya. Anak ko ba sila? Tanong nito sa kanya. Napaisip siya kung sasabihin ba niyang totoo. Ilang taon niyang tinaguyod na mag-isa ang mga anak niya nang walang kahit anong nakukuha sa kahit pamilya niya. Kaya hindi malabong kaya niya pa rin itaguyod na mag-isa ang mga anak niya nang hindi naghihingi ng tulong. Binawi niyang kamay niya. Hindi, hindi mo sila anak. Wala kang anak sa akin. Malamig na sagot niya at mabilis na dinampot ang mga pinggan sa lamesa at pumasok sa loob. Nakasalubong niyang kapatid niya, papasok at mukhang napansin ang pamumula ng mata niya. Ate, nakita kayo ni Kuya Clark? Nakita ko siya kanina sa gym.
Siya ang nagsagawa ng program na ito. 1 week na daw sila dito. Bantayin mo sina Caitlin at Kate Karen. Huwag mong hayaan na mag-cross ang landas ng tatlo ni Clark. Nagmamakaawa ako. Umiiyak na pakiusap niya sa kapatid niyang si Karen. Kinulong siya sa bisig ng kapatid niya at doon siya nagpatuloy sa pag-iyak. Sa araw-araw na pagising ni Kate ay hindi siya kailanman napanatag. Palagi siyang kinakabahan sa iisipin na baka magkitang tatlo. Natatakot siya sa pwedeng mangyari kapag nagkataon. Pang-apat na araw na ngayon ni na Clark sa barangay nila Kate, 3 araw na lang ay aalis na mga ito. Bagay na hindi makapaghintay si Kate na mangyari. "Good morning, Mama." Inaantok pang bati ng anak niyang si Kate habang naghahanda siya ng mga baon ng mga ito. "Good morning, anak. Ang kapatid mo, natutulog pa ba?" "Opo, Mama. Piling ko po may lagnat pa rin po si Caitlin. Ang init po niya, Mama." Sa sinabi ng anak niya ay agad siyang nabahala. Nagmamadali siyang pumasok sa kwarto ng kambal. Tama nga anak niyang si Cade. Mukhang mas lalong lumula ang lagnat nito. "Caitlin, baby," pagising niya sa anak. Umungo lamang ito. Saka winaksi ang kamay niya. "Karen! Karen!" tawag niya sa kapatid niya. "Ate, bakit? Napainom mo ba kay Caitlin kagabi ang gamot na sinasabi ko sa'yo?" "Oo, ate. Bago ko matulog kagabi, pinainom ko muna si Caitlin." "Eh bakit parang lumalala ang lagnat niya? Ilang araw na din to." Nag-aalang sabi niya. Kinuha niya ang thermometer sa drawer at ginamit kay Caitlin. Natakot siya at kinabahan na makitang mataas ang tinaas ng lagnat ng anak niya kaysa kagabi. "Ate, ipacheck up na kayo natin si Caitlin." "Natatakot ako, ate." "Umarkila ka na ang tricycle kay Mang Tomas. Maiwan ka rito at bantayin mo ng karinderya," utos niya kay Karen. Sinunod naman kaagad nito ang utos niya. "Anak, Caitlin, gising na, baby. Papacheck up ka ni Mama." "Mama, sakit po ng ulo ko, Mama." Mahina ang boses na pagsusumbong sa kanya ni Caitlin habang umiiyak. "Shhh, Tana. Bangon ka, anak. Alis tayo." "Cade, anak, maiwan ko muna rito kay Tita Karen mo, ha. Dadalhin ko muna ang kapatid mo sa ospital." Baling niya sa anak na lalaki. Walang alinlangan naman itong tumanga. Nang dumating ang inarkila nilang tricycle, ay agad silang umalis patungo sa ospital. Parang gumuha ang mundo niya nang sabihin ng doktor pagkatapos ng ilang test na sinagawa na na-diagnose sa anak niya ng dengue. At lumalala raw ito. Kinalangang salinan kaagad ng dugo. "Your daughter's blood was so rare to find, Miss Abella. And I'm so sorry to inform you na walang ganung stocks ng dugo rito. Kinakailangan mong humanap ng maaaring magdonate ng dugo sa anak mo." Sabi ng doktor sa kanya nang matanong niya pagkatapos. "Sige po, Doc. Salamat." Pagalis ng doktor ay nawala ng lakas ang katawan niya at napupo na lamang sa isang upuan sa labas ng kwarto ng anak niya habang umiiyak. Na nakabaho ng lakas ay tinawagan niya kagad ng kapatid niya. "Hindi ko alam kung saan ako hanap ng type AB na dugo para kay Caitlin. Wala akong kilala ka rin at kailangan na ng anak ko na masalinan ng dugo." Umiyak na sumbong niya. "Ate, si Cade," sabi naman ng kapatid niya. Umiling siya. "Hindi pwede si Cade bukod sa hindi sila match ng dugo dahil type A ang dugo niya ay ang bata pa niya para mag-donate," sabi niya. "Saan tayo hanap kung ganon?" Nag-aalala ng tanong ng kapatid niya sa kanya. "Hindi ko alam." Unti-unting nanghihina ang boses na pagkasabi niya. "Ate, subukan mo kaya si Kuya Clark. Baka mag-match sila ni Caitlin." Parang nabuhayan siya ng loob sa naging suwestiyon ng kapatid niya. Pero agad ring nawala nang ma-realize niya kung ano ang mangyayari kapag susubukan niya. Matagal siyang hindi nakasagot. "Ate, uunahin mo pa ba ang pride mo kung buhay ni Caitlin ang nakasalalay? Isipin mo, ate. May karapatan din si Kuya. Anak niyo yan," dagdag ni Karen. Unti-unti niyang nakuha ang punto ng kapatid niya. "Tama ito. Uunahin niya pa bang sarili kung buhay ng anak niya ang nakasalalay? Ikaw na muna ang magbantay rito kay Caitlin. Uuwi lang ako diyan para kausapin si Clark." Malakas ang loob niyang sabi. Hindi naman umangal si Karen. "Huwag mong kalimutang magdala ng gamit ni Caitlin." "Sige, ate. Iiwan ko na lang si Kate sa kapitbahay." "Sige, mag-ingat ka." Pagkatapos ng usapan nila sa cellphone, ay agad niyang pinatay ang tawag
Hindi naman nagtagal ay dumating na si Karen kaya umuwi rin siya. Sa bahay nila siya dumiretso para dalhin si Kate kasama niya. Kakapalanan niya ang mukha niya at bababaan ang pride para sa anak. Sa gymnasium sila ng barangay pumunta. Dahil sigurado siyang nandun si Clark. Hindi nga siya nakakamali na makita niya itong nakaupo sa harap ng lamesa at may kung anong binabasa. Lumapit sila sa kinaroroonan ni Clark. "Mr. Castillo, maaari ba kita makausap? Pribado po sana," sabi niya. Nagpaalam na muna ito sa makasama bago tumungo sa kanya. Sumunod naman ito sa kanya, papasok sa isang silid. "Tungkol saan ang pag-uusapan natin?" tanong ni Clark sa kanya na makapasok sila. "Hey there, kiddo." Batin ito kay Kate at nakipag-appear. "Where's Caitlin?" Nagtatakang tanong nito sa kanya habang nakakunot ng noo. Kinagat niya ang pang-ibabang labi at bumuga ng malalim na hininga. "Tungkol kay Caitlin, Clark, she need your help," sabi niya habang pahina ng pahinang boses. "What? Why? What happened to your daughter?" Sunod-sunod na tanong ito sa kanya. Nahalata rin ni Kate sa boses nito ang pag-aalala. "Nasa ospital siya. Dinala ko siya kanina. What happened? What can I help you?" Tinambol ang dibdib ni Kate sa kaba kung paano niya sasabihin kay Clark ang gusto niyang sabihin. Natatakot siya baka hindi siya paniwalaan ni Clark. Pag nagkataon, lalo na't nagsinungaling siya. "Caitlin, need your blood, Clark. Ikaw lang makakatulong sa kanya sa mabilis na paraan." Hinihingal niyang sabi sa hindi malamang dahilan kung bakit. "Why me?" Nagtataka si Clark at tinuro ang sarili na magtanong ito sa kanya. Because, Kate, ano? Bakit ako? How can you be sure that we're match?" Nainis siya sa tanong nito at sinabi ang salita na hindi niya alam kung paniniwalaan ba ni Clark. "Because she was your daughter. You are the father of the twins." Namutawi ang katahimikan sa kanilang tatlo. Gulat na gulat ang ekspresyon ni Clark na nakatingin sa kanya. Kita niya rin ang dandang pagtulo ng luha nito sa mga mata. "Hindi ka makapaniwala. I know. I already lied last time. Pero heto ako ngayon. Sinasabing anak mong kambal. It's fine if you don't believe me. And if you don't want to help my daughter, alis na kami." Paalam niya at pinahid ang luhang tumulo sa mukha. "Kate, baby, let's go. Punta natin si ate mo." Yaya naman niya sa anak. Pipihiti niya sana ang doorknob para buksan nang hawakan ni Clark ang kamay niya. "Take me to her. Dalhin mo ako sa anak natin." "Naniniwala ka sa akin?" "Yes. I need you to explain everything later." Tumungo siya at inaakay ang anak palabas ng gymnasium. Nakasunod naman sa kanila si Clark. "Hintayin niyo ako rito. Magpapaalam lang ako at kukunin kong kotse. Let's go together at the hospital." Tumango na lang siyang bilang sangayon. "Mama, papa ko po siya. Rinig ko po ang sinabi niyo kanina kay Kuya Clark." Napalingon siya sa anak na magsalita ito. Napatigil siya at ngumiti na lamang. "Yes, anak. Si Kuya Clark ang papa mo." Nawala ang ngiti sa labi ni Kate nang makitang walang sa mga mata nito. "Bakit ngayon lang siya, mama?" tanong ng anak niya na hindi niya inaasahan. "Kate, anak, may work kasi si papa, hindi siya pwedeng iwan work niya." Maingat na sabi niya sa anak. "Bakit po hindi siya napakilala sa amin ni Caitlin po? Bakit po Kuya Clark tawag namin sa kanya?" Parang piniga ang puso niya sa sikip. Dahil sa mga tanong ni Kate sa kanya, hindi niya alam kung ano ang sasabihin o isasagot sa anak. Ayaw niyang sabihin na hindi alam ng ama nila na nabuo sila. "Kasi anak, hindi natuloy ni Kate ang sasabihin niya nang pumarada sa harap nila ang itim at magarang kotse. Bumukas ang bintana ng kotse. Nandito na si papa mo." Lumabas ng kotse si Clark at pagkatapos ay pinagbuksan sila. Tahimik sila sa buong biyahe hanggang sa dumating sila sa ospital. Dahil nakatulog sa biyahe ang anak nila ay buhat-buhat ito ng ama habang nakasunod kay Kate. Pagpasok nila ay nabutan nilang masayang nagtatawanan ang anak nilang babae at si Karen. Natigil lang nang pumasok sila. "Kuya Clark?" Matinis ang boses at masayang tawag ni Caitlin kay Clark. Dahil sa malakas na boses ni Caitlin, ay nagising ang kapatid nitong payapang natutulog sa bisig ng ama. "Ate, lalabas na muna ako at bibili ng makakain." Tumulang siya bilang sagot.
lumapit si Kate sa anak. "Kamusta ang pakiramdam mo, Caitlin, anak?" "Okay na po ako, mama," maligalig na sagot naman ni Caitlin. "Kuya Clark, dito ka po, oh." "Cade, tabi ka sa akin," utos ni Caitlin sa dalawang lalaki na agad namang sumunod. "Caitlin, huwag mo siyang tawaging kuya," suway ni Cade sa kapatid. Hindi yun inaasahan ni Kate at Clark kaya nagkatinginan sila sa gulat. "Ha? Bakit? Eh anong itatawag ko?" Inosenteng tanong naman ni Caitlin kay Kate. "Papa, siya si Papa natin," kinagat ni Kate ang pang-ibabang labi niya. "Papa, di ba nasa work si Papa?" Nagugulo ang tanong nito sa kapatid. Hindi nakuha ang ibig sabihin ng kapatid. "Di ba mama?" Baling ito sa kanya. Huminga siya na malalim at inanda ang sarili. "Baby, di ba sabi mo na panaginipan mo si Papa mo na nandito si Papa?" "Opo," sagot nito sa maliit na boses. "Andito na siya anak. Andito na si Papa niyo." "Ikaw po si Papa?" Naiiyak na tanong ni Caitlin kay Clark na kanina pa naluluha. Tumangong si Clark. "Papa ko? Bakit hindi ka po nagpakilala agad?" Umiikot na tanong nito sama. Pati si Kid ay umiiyak na din. Ganon din siya. Pinagmamasdan niya ang mag-aaman niyang nagyayakapan. "Kaya hindi nagpakilala si Papa anak kasi gusto niya kayo ma-surprise." "Na-surprise naman kayo, di ba?" Tumango ang anak niya. "Hindi ka na po ba alis, Papa? Dito ka na po sa amin ni Mama?" Tumingin si Kate kay Clark para abangan kung ano ang isasagot nito sa sagot ng anak nila. Inaasahan niyang hindi isasagot nito pero nagkamali siya o sadyang nagsinungaling lang ito sa mga bata. "Opo, hindi na alis si Papa. Sorry kung ngayon lang ako. Hindi na ulit kayo iwan ni Papa. Pangako yan." Nagdiwang sa saya ang mga bata habang maliit naman siyang nakangiti na awas sa mga anak. Makalipas ang dalawang araw ay pumasok ang doktor ni Caitlin kasama si Karen at ang isang nurse. "Good afternoon, Doc." "Good afternoon, Miss Abelia. I'm here to get for your daughter's blood for laboratory test." Tumango siya. "Kid anak, dito kay Mama. I-check lang ang kapatid mo ni Doc." Tawag ni Kate sa anak na lalaki habang naiwan naman sa tabi ni Caitlin ang ama nito. Habang kinukuna ng dugo ang anak nilang babae, ay nakayakap ito sama hanggang sa matapos. "Maraming salamat po, Doc." "Pagpapasalamat ni Kate's doktor." "Walang anuman. Ipapaalam ko na lang sa inyo ang magiging resulta pagkatapos ng test." "Sige po." Pagkaalis ng doktor ay bumalik ulit ang anak niyang lalaki sa mag-ama sa kama. Tumagal pa nilang oras ang kulitan na mag-aama ni Kate hanggang sa makatulog ang dalawang bata. Si Karen naman ay umuwi na. "How long are you planning to keep this from me?" Nilingon niya si Clark na nasa kabilang bahagi ng supa na magsalita ito. Nakayuko ito at nakasubsub ang mukha sa dalawang palad. Hindi siya sumagot kahit na namalayan niyang unti-unting nagbagsakan ang luha niya sa mata. "Why did you keep them from me? Bakit hindi mo sinabi sa akin noon?" Parang nagmamakaawang tanong sa kanya ni Clark. Wala itong pakialam kung puno ng luha ang mga mata. "Kung sinabi ko, sa tingin mo nandyan ka sa kinalalagyan mo ngayon, Clark? Sa tingin mo maayos ang buhay natin kung hindi tayo naghiwalay?" Balik na tanong niya. "Bakit hindi? Kaya kong magsikap para sa atin, Kate." Sagot naman ni Clark sa kanya sa mataas na boses. Pero sapat na para hindi magising ang kambal. "Hindi ko alam, Clark. Sa yaman at koneksyon ng mami mo, ewan ko." "What? Anong kinalaman ni mami?" Umiiling siya bilang tugon. Sa tingin ni Kate ay hindi pa ngayon ang tamang pagkakataon upang sabihin niya kay Clark ang dahilan kung bakit pinili niya makipagwalay rito. "Maiwan ka muna rito kasama ang mga bata. Lalabas lang ako saglit." Tumayo siya at diretsong lumabas ng silid. Sa likurang bahagi ng ospital si Kate dinala ng kanyang mga paa. Umupo siya sa swing at inayaan ang sariling lamunin ng emosyon. Bumuhos ang maluwa niya na hindi niya alam kung saan nagagaling. Kinabukasan ay maagang dumating si Karen sa ospital. Habang ilang minuto lang din ang lumipas ay pumasok din ang doktor. "Ano po ang results ng test, Doc?" Si Clark ang nagtanong sa doktor. "Bumaba ba ang bilang ng platelets ng dugo ng anak mo, Miss Abela?" "I'm afraid, if hindi nasalina ng dugo ang anak ninyo, ay maaari niya itong ikamatay." Hindi nagawang tapusin ng doktor ang sasabihin niya dahil sumubat si Clark. "Kailan pwedeng salina ng dugo ang anak namin, Doc? Can we do it now?" May pagmamadali sa boses na sabat na tanong ni Clark.
Yes, Mr. Castillo. Maaring masalina ng iyong anak ng dugo ngayon. Do you have your blood donor? Yes, Doc, ako. Sagot naman ni Clark. Pinanood lamang ni Kate si Clark na makipag-usap sa doktor habang kalong-kalong niya naman ang anak na lalaki. If that's so, Mr. Castillo, pumunta na lamang kayo sa laboratory room for the test at para makuha ang dugo niya. Mauna na ako sa inyo. Thank you, Doc. Pagpapasalamat ni Kate. Nang lumabas ang doktor ay susunod din sana kagad si Clark nang pigilan niya ito. Clark, magpahinga ka muna. Wala ka pang tulog simula kagabi. Punan niya kay Clark. Nalata ni Kate sa mamata nito ang pagod. Daling dito sanay na magpuyat kahit noon pa mang sila pa. Ayaw na ayaw nito ang nagpupuyat. Our daughter needs my help, Kate. Umiling ito sa kanya. Yun nga, Clark. Kailangan ka ng anak natin kaya dapat malakas ka. Ayaw ni Caitlyn na may napapagod dahil sa kanya. Magagalit siya sa'yo kapag nalaman niya ito. Kaya please, get some rest first. May mamaya naman at walang mangyayaring masama sa anak natin. Pangaral niya kay Clark. Kinuha ni Karen sa kanya ang anak na kalong niya. Kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na hawakan kamay ni Clark at ilahin po sa supa. Matulog ka muna. Mautilidad na utos niya. Wala namang nagawa si Clark at humiga sa supa. Ginawa naman itong una ng binti niya. Pinaglaruan niya ang buhok nito na nagpabilis sa pagtulog nito. Karen, iuwi mo muna si Kate sa bahay at patulugin mo ng maayos. Mahina ang boses na utos ni sakpatid niya. Eh paano ka ate? Wala ka pang kain. Nag-alalang sabi naman ng kapatid niya sa kanya. Umili lang siya ang ngiti. Magsasabay na lang kami ng Kuya Clark mo. Mamaya, huwag ka mag-alala. Okay, sige, mauna na kami ni Cade. Babalik na lang ako mamaya para dalan kayo ng lunch. Tumaw lang siya bilang sagot kay Karen. Makalipas ng ilang oras simula nang gumising si Clark ay sinasalina ng dugo ang anak nilang si Caitlin. Habang masayang nagkukulitan si Clark at ang mga bata ay pumasok na naman ng doktor ni Caitlin. Magandang gabi, Miss Abelia at Mr. Castillo. Bati ng doktor sa kanilang dalawa. Magandang gabi rin, Doc. Balik namang bati nila. I'm here to inform that once ubos na ang dalawang bag ng dugo para sa anak nyo, ay maaari na kayong mag-bill out. Parang nakahinga na ng maayos si Kate sa sinabi ng doktor. Abot-tinga ng pagkakangiti niya. Lumapit siya sa anak niyang si Caitlin at niyakap ito. But I suggest you na ilipat ng lugar ang anak niyo kung saan safe. I'm telling you this because there are few patients also from your barangay with the same cases as your daughter. Your barangay's environment is not a safe place anymore. Sabi ng doktor, nakaramdam siya ng pangamba para sa mga anak niya at pag-aalala sa mga kabarangay niya. Kakamusta naman sila, Doc? Tanong niya. They were fine luckily. Pero merong iba na nagdudurugo na at katulad ni Caitlin kailangang salina ng dugo sa lalang madaling panahon. Natahimik si Kate, hindi nakapagsalita sa takot. Nagsimula siyang mabahala at natakot para sa mga anak niya. Kahit hanggang sa magpaalam ang doktor ay nanatiling tahimik si Kate. Bumalik lang siya sa sarili niya na magsalita si Clark. Pag nakapag-bill out na tayo, sasama mo bata sa akin pabalik na Manila. Sabi ni Clark kay Kate na parang isa lamang itong simpleng bagay. Hindi alam ni Kate kung anong mararamdaman. Kung magiging masaya ba siya o magagalit dahil bakit kailangan niyang isama ang kambal sa pagbalik sa Manila. Peking napatawa si Kate. Clark, hindi porket ilang taon kang nawala ay may karapatan ka ng kunin ng basta-basta sa akin ang mga anak ko. Hindi porket ang laki ng kasalanan ko sa iyo, idadalhin mo pabalik na Manila ang mga bata. Sabi ni Kate kay Clark sa nagtitimping boses. Ayaw nang isipin ng mga anak nila na nag-aaway sila ni Clark. Anak ko rin sila, Kate. Sabi naman ni Clark sa kanya. Kumuyom ang kamay niya sa galit na nararamdaman. At anong akala mo sa akin, nanay nila ako, Clark? Ano, kalimutan mo na lang ng karapatan ngayon porket ang tagal mong nawala sa kanila. Hindi kita tinatanggalan ng karapatan, Kate. Wala rin akong planong ilayo sa iyo ang mga anak natin. Pinutol na Kate ang dapat sasabihin ni Clark. Kung ganun, bakit mo sila dadalhin pabalik na Manila? Huwag mong susubukang ilayo ang mga bata sa akin, Clark. Magkakamatayan tayo. Madiin at galit na sabi ni Kate. Nagsimulang magsibagsakan ang luha niya sa pisngi. Dili sa kaibang sakit na nararamdaman. What are you talking about, Kate? Nainis na tanong sa kanya ni Clark. I'm not taking our kids without you. Sabi ni Clark na ikinatigil ni Kate.
Parang umurong ang luha niya dahil otomatiko itong tumigil sa pagbagsak. Hindi siya sumagot hanggang sa balutin sila ng katahimikan. Atay kuya, gabi na, uwi na ako. Pambasag ni Karen sa katahimikan. Sige, mag-ingat ka. Palala ni Kate habang tango lang ang isinukli ni Clark kay Karen. Hindi na muli sila nagkasagutan pa. Parang wala lang din naman sa mga bata ang naganap na sagutan nila dahil busy ito sa paglalaro. Makalipas ang ilang araw at ubos na ang dalawang bag ng dugo ni Caitlin, hindi na muli nag-uusap si Kate at Clark. Kung nag-uusap man ay sandali lang at kapag kinakailangan. Uuwi na tayo mama? Tanong ng anak ni Kate na si Caitlin sa kanya. Habang binibihisan niya ito, tumangon siya rito. Yes baby, uuwi na tayo. Yay! Sigaw ng batang si Caitlin sa tuwa. Magtatalon pa sana ito sa kama pero pinigilan niya dahil baka mabinat. Nakahawak sa magkabilang si Kate ang dalawa niyang anak. Habang dala naman ni Clark ang mga gamit nila at nakasunod, ang mga matitinis lang na boses ng mga anak nila ang nagpapaingay sa loob ng kotse habang nasa biyahe sila. Paminsan-minsan ay bumuboses naman si Kate pero para lamang sawi nito. Si Clark naman ay nakikitawa rin minsan sa mga bata. Wala namang kaso kay Kate ang ingay. Ayaw naman niyang mamutawi ang katahimikan. Papa, babalik ka dito mamaya. Dito ka na matutulog? Tanong ni Kate kay Clark habang nilalabas nito ang panghuling bag. Tumigil to sa ginagawa at bagyang ginulo ang buhok ng anak na si Kate. No baby, habang pinapanood ni Kate ang mag-ama ay nakaramdam din siya ng sakit sa sagot ni Clark sa anak nilang si Kate. Bakit papa? Iiwan mo ulit kami ni mama? Tanong naman ni Caitlin at bumitaw sa pagkakahawak sa kamay niya. Lumapit si Caitlin sa ama. Nag-squat si Clark sa harap ng mga anak nila para mapantayan ng mga ito. Of course not, di ba? Ang sabi ko, hindi ko na kayo iiwan. Kukunin lang ni Papa ang gamit niya tapos babalik na sa Maynila na kasama kayo. Paliwanag niya sa mga anak nila. Parang may bumara sa lalamunan ni Kate na marinig ang sinabi ni Clark. Si Mama Papa, kasama po natin siya? Tanong ni Kate. Tumingin si Clark sa kanya at nagtama ang paningin ng dalawa. Oo naman, hindi tayo alis dito nang hindi kasama si Mama niya. Sagot nito habang nasa kanya pa rin ang mga mata. Agad siyang nagbawi ng tingin. Cade, Caitlin, halina kayo mga anak. Pasok na tayo sa loob. Tawag niya sa mga anak. Nagpanggap siya na parang hindi narinig ang sinabi ni Clark. Pumasok naman kagad ang mga bata. Nauna pa sa kanya. Isasara na sana niya ang gate nang tuwagin siya ni Clark. Kate, pack your things. Dadaanin ko kayo mamaya ng mga bata. Bakit ikaw ang nagdedesisyon? Huwag mo akong pangunahan, Clark. Malamig niyang sabi at walang sabing iniwan si Clark at pumasok na sa kabayan. Habang papasok ay hindi napansin ni Kate na nakaabang pala sa kanya ang kapatid niyang si Karen sa kanya at pinapanood sila ni Clark kanina. Gusto ni Clark na sumama kayo sa kanila? Tanong ni Karen sa kanya. Nabigla siya ngunit agad ding nakabawi sa kamatamlay na ngumiti. Hindi kami sasama ng mga bata, sagot ni Kate. Lilipat tayo kung ganun? Tanong naman ni Karen. Hinarap ni Kate ang kapatid niya at saka bumundong hininga sabay iling. Wala kasi sa isip ni Kate ang iwan ng karinderya niya na matagal niyang ipinundar ng matagal. Kaya mas lalong wala sa isip niya ang sumama kay Clark na Maynila. Marami siyang ayaw balikan doon. Mga alaalang pilit niyang kinakalimutan. Hindi tayo lilipat, Kar. Anong mangyayari sa karinderya pag nagkataon? Patanong na sabi ni Kate kay Karen. Halata ang pag-aalala. Ate, alam mo ang sitwasyon ng barangay natin ngayon. Hindi ba sinabi ng doktor kanina? Ate, delikado ang lugar natin para sa mga bata. May pag-aalala at takot sa boses na paalala ni Karen kay Kate. Alam mo naman kung bakit ayaw kong bumalik sa Maynila, Karen. Ayaw ko nang balikan ang mga alaala ko sa lugar na yan. Sabi ni Kate, hanggang kailan ka mabubuhay sa alaala na yon, ate? Ilang taon na rin ang nakakalipas. Ayaw mo ba siyang bisitahin? Nang dahil sa huling tanong ni Karen kay Kate ay parang bumalik na naman sa kanyang alaala noon. Nakaramdam naman siya ng kakaibang sakit sa dibdib. Hindi mo ba siya namimiss, ate? Tanong na naman sa kanya ni Karen. Miss na miss ko na siya. Miss na miss. Pahina na pahina ang boses na sagot niya. Sumama na kayo kay kuya, ate. Nakita mo naman kung gaano ko sabi kang kambal na makita ang papa nila. At sure ako na gusto mong mabuo ang pamilya ninyo.
hindi nakasagot si Kate dahil alam niyang tama ang sinabi ng kapatid niya. Saksi siya kung paano na nabigang mga anak niya na makasama ang ama nito, kaya ayaw niyang hadlangan ang pagkakataong makasama ng kambal si Clark. Gusto niyang mabuo ang pamilya nila. "Paano ka? Ang karinderya?" tanong niya sa kapatid. Umiling lang ito sa kanya at hinawakan ang kamay niya. "Okay na ako rito, ate. Hindi ko rin pababayaan ang karinderya." Paninigurado ni Karen sa kanya. Napangiti siya. "Sigurado ka?" "Oo naman, basta buuin mong pamilya ninyo at bisitahin niyo ako rito." Tumungo siya bilang sang-ayon sa kapatid niya. "Sige na, mag-impake na kayo. Paniguradong dadating na rin maya-maya si Kuya Clark." Mahinang tumawas si Karen nang para siyang batang tinutulak ni Kate patungo sa kwarto nila ng mga bata. "Kakain pa ba kayo bago umalis?" Sigaw na tanong ni Karen sa kanya dahil nasa kusina na ito at nagluluto. Sinirado niya ang zipper ng pangalawang maleta na pinaglagyan niya bago tumayo at lumabas ng kwarto. "Hindi na, Car. Magbabaon na lang ako para sa mga bata. Dahil baka gabihin kami sa daan." Sagot naman niya. Bumaling siya sa mga bata. "Caitlin, Cade, magbihis na kayo. Dadating ng papa niyo mamaya." Pagtawag niya sa mga anak na nasa sala at naglalaro, sumunod naman ito sa kanya kagad. Alas 10 na ng gabi nang dumating sila sa bahay ni Clark. Agad silang sinalubong ng mga kasambahay at mga ito ang nagdala ng mga gamit nila papasok sa bahay. Buwat ni Clark ang anak nilang si Cade, habang buwat naman niya si Caitlin dahil nakatulog ang mga ito sa biyahe. "Ma'am, ako na po." "Ay, hindi na po. Kaya ko na. Salamat na lang po." Magalang na tanggi ni Kate nang sinalubong siya ng kasambahay ng mukhang nasa 50 pataas para kunin sa kanya ang buhot ng anak. "Sigurado po kayo?" "Opo, pagsisigurado niya." "O siya, sige. Pagsusurinder ng matanda na mahina niyang tinawanan." "Manang Sally, pwede po bang lutuan niyo kami na makakain? Hindi pa po kami nag-dinner." Utos ni Clark sa matandang kausap niya kanina na Sally pala ang pangalan. "Sige iho, muna na muna ako sa inyo, ma'am." Paalam ito sa kanya. "Sige po, manang." Sagot niya saka tumango at gumiti. "Kaya mo bang dalhin ang anak natin? Hindi ba nangangali ang braso mo?" "You can wait me here. Ilalagay ko lang sa kwarto si Kate at babalikan ko naman si Caitlin." Suwisyo ni Clark sa kanya na kaagad niyang hindi sinang-ayunan. Tumango na lang si Clark sa kanya. Sumunod naman siya rito nang umakyat ito sa ikalawang palapag ng bahay at pumasok sa isang kwarto. Nakadimang ilaw na pumasok sila sa master's bedroom. Kaya hindi siya nag-abalang ilibot pa ang paningin. "Hindi pa nanilinisan ang kwarto ng mga bata, kaya rito na muna sila kasama natin." Natigilan siya at pinroseso ang sinabi ni Clark. "Natin, ibig sabihin magkatabi tayong matutulog?" Pangkaklaro niya kay Clark. "May problema ba? Wala ka bang ibang kwarto? Doon na lang ako." "Meron naman." Pinutol niya ang pagsasalita ni Clark. "Sige, doon na lang ako." Walang pag-aani lang ang sabi niya. "Hindi pa nalinisan, Kate. Tsaka kwarto ng mga bata iyon dahil iyong ibang kwarto ay under renovation pa dahil ginawang stockroom." Sabi naman ito sa kanya na ikinadismaya niya. "Tatabi ako sa mga bata kung ganun." Pamimilit niya dahil ayaw niya talagang tumabi kay Clark. "Maliit ang kama, Kate. Huwag kang mag-alala. Sa sopa ako matutulog. Kapag tayo na lang dalawa rito at dito ka sa kama." Sabi ni Clark dahil parang naramdaman ito na ayaw niyang katabi ito sa pagtulog. Nakaramdam siya ng karampot na konsensya. Pero agad rin niyang binaliwala. Wala ata talaga siyang choice. Bumaba sila. Ilang minuto ang lumipas dahil tinawag sila ni Manang Sally para kumain. Napatingin siya kay Clark nang hindi ito umupo at nagtungo sa lababo. Hindi niya lang pinansin at kumain na lang. Umangat ang paningin niya na may gatas na nilapag sa harapan niya. "Drink it before going to sleep." Sabi ni Clark sa kanya. Tumango siya. Nakaramdam siya ng kaunting kirot sa dibdib. Dahil hindi pala nakakalimutan ito ang mga gusto niya. Hindi kasi siya nakakatulog kapag hindi umiinom na gatas. Nauna siyang bumalik sa taas at humiga pagkatapos kumain. Hindi rin siya nakatulog hanggang sa pumasok si Clark. Doon siya dinalaw ng antok. Nakaramdam siya na parang bumabalik sa dating katawan niya. Parang nararamdaman ito si Clark. Hindi siya nakakatulog hanggat hindi ito pumapasok sa kwarto. Dahil sa matinding pagod at kulang sa tulog ni Kate, habang na-hospital sila ay late na siyang gumising.
Magpapanik sana siya dahil magluluto pa siya, ngunit naalala niya na wala pala siya sa probinsya nila at nasa Maynila na. Nang lumabas siya ng kwarto ay rinig na niya ang malalakas na boses sa tawanan ng mabata at ni Clark. Napangiti siya sa saya para sa mga anak. "Good morning, ma'am." Bati naman ang sali kay Kate nang magkasalubong sila habang pababa siya ng hagdanan. "Good morning din po, Manang Sally." Bati niya pabalik. "Huwag niyo na po akong tawaging ma'am," naiyang dagdag niya dahil hindi siya sanay. Mahina lamang siyang tinawanan ni Manang Sally bago tumango. Inilibot ni Kate ang paningin sa loob ng bahay. Kumirot ang puso niya dahil ang disenyo ng bahay ay katulad na katulad ng bahay na pinapangarap nilang dalawa ni Clark nung sila pa. Hindi niya pa nakakalimutan na sila mismo ang gumawa ng sketching ng bahay. Tumulo ang mga luha niya nang makita ang malaking larawan na nakasabit sa dingding ng bahay. Isang malaking frame sa gitna habang nasa bawat gilid ang mga hindi kalakihan. Picture nilang dalawa ni Clark noong gumraduate sila ng kolehiyo. Magkayakap silang dalawa at nakahalik si Clark sa pisngi niya sa picture. Ganon din sa dalawang nasa gilid, ngunit solo nila iyon. Sa kaliwa ay picture ni Clark habang nakasuot ng toga at sa kanan naman ay sa kanya. "Mama," mabilis niyang pinalis ang luha sa pisngi na marinig niya ang boses ng anak niyang si Caitlin. At papalapit sa pwesto niya, iniba niya ang pinta na mukha niya at nakangiting sinalubong ng yakap ang anak. "Hi baby, good morning." Bati at pinaulanan ng halik si Caitlin. Malakas na tumawa ito at nagpumiglas. "Mama, nagigiliti po ako," reklamo nito habang tumatawa. "Papa oh." "Ah mama, tama na po," tawag nito sa ama. Nanghihingi ng kakampi habang tumatawa at nagpupumiglas. "Kate, stop that. Nakikiliti ang anak natin." Tinigil niya ang ginagawa at umirap dahil nagtagumpay si Caitlin sa paghingi ng kakampi. "Huwag mo akong irapan, Kate." Saway sa kanya ni Clark, umirap ulit siya. "Kate," may pagbabantang sabi nito ulit sa kanya. "You still don't change," dagdag nito. Hindi na siya muling nagsalita at nilapitan na lang ang anak na lalaki. Pumasok sila sa kusina nang tinawag na sila ni Manang Sally para kumain. Pinagpapasalamat ni Kate yan dahil hindi niya alam ang gagawin at naiilang siya. Hapon na nang umuwi si Clark galing sa trabaho. Saktong natapos ang paglilinis ng mga hinay ng mga trabahante nito para iusin ang kwarto ng mabata. Bumuntong hininga si Kate dahil tama nga si Clark. Ang liit ng kama at ang mga bata lang ang magkakasya. "Good night, mama." "Good night po, mama." Bati ng mga anak niya. Nang pinatulog niya ang mga ito, hinalikan niya muna ang pisngi ng mga ito bago lumabas ng kwarto. Nagising si Kate ng madaling araw dahil sa uhaw, hindi na siya bumaba sa unang palapag dahil may fridge naman sa loob ng kwarto nila. Babalik na sana siya sa pagtulog na makita ang kalagayan ni Clark habang natutulog sa sopa. Pilit nitong pinagkakasyang sarili sa sopa dahil lumalagpas ang mga paa nito. Dahil naawa siya ay nalapitan niya ito. "Clark? Clark, wake up! Clark!" Pagising niya rito at sinabayan pa ng pagyugyug sa balikat. Ungol nito at dandang binuksan ang mga mata. "Why? Do you need something? Are you hungry? Do you want me to get you a glass of milk?" Pinutol niya ang itatanong pa nito. "Lumipat ka sa kama," sabi ni Kate. "How about you? Hindi ka komportable na katabi ako, Kate?" Sabi nito na may pag-aalala. "I'm fine. Malaki ang kama, Clark. Kaysa naman pilit mong pinagkakasyang sarili mo dito sa sopa na maliit pa sa'yo. Okay lang. Lumipat ka na," aniya, pero hindi pa din ito bumabangon. "Clark, isa, babangon ka ba o hindi?" Strict ang tanong niya rito, dahilan para magmamadaling tumayo ito at lumipat sa kama. Lumipas ang isang buwan magmula nung bumalik si Kate kasama ang mga bata sa Maynila. Unti-unti siyang nasasanay na wala na masyadong ginagawa dahil sa mga kasambay at dahil na rin kay Clark. Habang papasok sa bahay si Kate kasama ang mga bata, ay nakaramdam siya ng kakaibang kaba na hindi niya alam kung bakit. Kumunot ang noo niya na makitang may isang hindi pamilyar na sasakyan ang nakapark sa garahe ni Clark. "Mama, kanino pong car yun?" tanong sa kanya ni Cade habang nakaturo sa sakyan na napansin niya rin. "I don't know, anak," sagot niya. Sinalubong sila ni Manang Sally na makapasok sila. Kinuha nito ang mga bag na dala ng mga bata at ito mismo ang nag-akyat sa taas.
Mama, hindi pa po ba uuwi si Papa? Nag-promise siya sa akin na magpiplay kami ng toy sa playroom. Tanong na Caitlin sa kanya. Ngumiti siya at umiling sa anak. Hindi ko alam baby pero baka pauwi na si Papa mo kasi magagabi na. And malapit na tayo mag-dinner. Gusto niyo bang mag-cook ako ng dinner natin? Malambing na sabi niya sa anak na si Caitlin. Yes mama, yung delicious po. Excited na sagot naman ni Caitlin at Kate kay Kate. Sige na, mag-play muna kayo. Utos niya sana sa mga anak niya. Nang may magsalita mula sa sala, nang lumingon siya at natuod siya sa kinatatayuan at tinumog agad ng kaba. So the rumors are true. Andito ka nga at may mga kasama. Sabi ng isang sopistikadang babae sa harapan niya na walang iba kundi ang ina ni Clark. Ma'am Catherine, sambit ni Kate sa mahinang boses. Caitlin, Cade, punta muna kayo sa playroom. Tatawagin ko na lang kayo kapag kakain na ha. May bisita lang si mama. Utos niya sa mga bata. Sumunod naman ang mga ito na parang naiintindihan ang nangyayari. Kailan pa kayo rito? Tanong ng nanay ni Clark kay Kate. Bakit hindi ito nabanggit ni Clark sa akin? Dagdag nito na ikinagulat niya pero hindi niya pinahalata. Humugot siya ng malalim na hininga at naglakad palapit sa kinaroroonan nito. Isang buwan na po at hindi ko po alam na hindi po pala nabanggit ni Clark sa inyo na nandito ako. Sagot niya, pinipilit na huwag mautal. Tumango ito sa sagot niya ngunit nanatili pa rin ang pinta na mukha. What's their name at ilang taon na sila? Tanong nito kay Kate at pumunta sa ikalawang palapag ang paningin. Caitlin at Kate po ma'am, mag-aanim na po sa September. Magalang na sagot niya. Oh, that's 5 months from now. Sabi nito, tumango naman siya bilang sangayon. Ma! Sabay si Kate at Catherine na lumingon. Sa kakarating lang na si Clark, lumapit ito kay Kate at hinalikan sa noo, sa pisngi naman sa ina nito. Nahiya at ramdam niya ang pag-init ng pisngi niya dahil sa ginawa ni Clark. Sa kusina na muna ako magluluto ng dinner. Paalam niya. Ma'am, baling sa ina ni Clark at bagyang yumuko. Matapos nilang mag-dinner ay tumulong si Kate sa mga kasambahay na maglinis sa kusina. Habang naglalaro naman si Clark, ang mga bata at ang ina ni Clark sa sala. Masaya dahil kahit papaano ay aliw na aliw ito sa mga anak niya at hindi makikitaan ang pagdududa sa kanya. Papatapos na sana siya sa paghuhugas ng pinggan nang pumasok ang nanay ni Clark at tinawag siya. Kate, maaari ba tayong mag-usap? Sige po. Pagpayag niya. Ate, pakitapos naman po ito ang inugasan ko. Salamat. Baling naman niya sa isang kasambahay bago lumapit. Sumunod siya nang maglakad dito papalabas ng bahay at nagtungo sa garden. Saka umupo sa bench na nasa ilalim ng punong mangga. Ano po ang pag-uusapan natin? Tanong niya rito. Nanatiling nakatayo sa gilid. I'm glad that you two get back together kasama mga anak ninyo. Sabi nito na literal na hindi niya inaasahang sasabihin ito sa kanya. Boto naman ito sa kanila ni Clark noon. Pero sa nangyari noon ay inaasahan niyang iba na ngayon ngunit walang nagbago. Maliit siyang ngumiti rito. Hindi naman po kami nagkabalikan dalawa. Manginang sabi niya, sapat na para marinig ito ng nanay ni Clark. Parang nagulat ito sa sinabi niya dahil otomatikong lumingon ito sa kanya. Mapait siyang ngiti. Anong ibig mong sabihin? Nandito lang po ako para sa mga bata dahil alam kong matagal na silang nananabik sa presensya at pagmamahal ni Clark. Saka para na rin protektahan sila. Sabi ni Kate, for what? Niyakap ni Kate ang sarili at tumingin sa buwan. Nadiagnose po kasi si Caitlin noong nakarang buwan ng dengue. Laking pasasalamat ko po kay Clark dahil andun siya para tulungan si Caitlin na makasurvive. Kalat na po sa amin ang kaso ng dengue ayon sa doktor. Kaya mas minabuting ilipat ang mga bata. Pagpapaliwanag niya, ayaw niyang mawalan ulit. Ayaw niyang mangyari ang nangyari noon. You don't love my son anymore? Natigilan siya sa tanong ng nanay ni Clark. Hindi alam ni Kate kung ano ang isasagot. Ayaw niyang sabihin na hindi na. Ayaw niya ring sabihin na mahal niya pa. Pinalis niya ang luwa na nasa pisngi niya. Hindi niya alam na umiiyak na pala siya. Hindi ko po alam, sabi niya. Hindi na po ako sigurado sa nararamdaman ko. Mahinang dagdag niya at umiling. Hindi man sinasabi ng anak ko sa iyo na mahal ka niya, hanggang ngayon ay nararamdaman ko. I know he loves you. I watch him suffer before in states.
Tumigil ito sa kalumapit sa kanya at kinuha ang kamay niya. Labis kong pinagsisihan ang ginawa ko sa inyo noon, Kate. Sobra-sobra ang pagsisisi ko dahil sa ginawang pagadlang ko sa kaligayahan niyong dalawa. Pati na rin sa mga apo ko. Dagdag nito at pumiyok sa uli dahil sa pag-iyak. Naiintindihan ko po, ma'am. Paniguradong may papahama ko lang si Clark kung hindi niyo kami hinadlangan. Sabi niya, patawarin mo ako, Kate. I'm really sorry. Sinserong paghihingi nito ng kapatawaran. Ngumiti siya at tumango bilang tugon. I promise, hindi ko na kayo hadlang ang dalawa. You can get back together and give lots of apos. Natawa siya sa huli nitong sinabi. Grabe naman po sa apos, ma'am. Shh, stop calling me, ma'am. Call me mama or tita. Everything you're comfortable with. Pigil nito sa kanya. Sige po, tita. Sabay silang bumalik sa loob ng bahay at nagtatawanan pa dahil sa pag-uusap nito tungkol sa mga nakakatawang nakaraan. Hindi na lang naabutan ang mag-aama. Dahil sabi ni Manang Sally ay umakyat na raw ang mga ito para matulog. Hindi rin nagtagal ay nagpaalam na rin ang nanay ni Clark para umuwi dahil gabi na. Sinubukan niya pa itong pigilan pero nagpumilit itong umuwi. Wala siyang nagawa kundi payagan ito. Hinawakan ni Kate ang dibdib niya at napangiti dahil sa wakas ay parang nabuwasan ang puot sa puso na nararamdaman niya. Naisip ni Kate na masarap pala sa pakiramdam na magpatawad. Kung ang Diyos nga ay nagpapatawad, kaya sino siya para hindi? Nakangiti at magganang loob ni Kate na ipinikit ang mga mata sa pagtulog. Ganon din sa pagising niya kinabukasan. Masaya siya, kaya naisip ni Kate na siguro ito na ang pagkakataon para gawin ang mga bagay na makapagpagaan sa puso niya. Clark, tawag niya rito nang pumasok ito sa kwarto nila. Hmm? Papasok ka ba ngayon? Umiling ito bilang sagot sa tanong niya. Wala, why? Do you want to go somewhere? Kinagat niya ang pang-ibabang labi. Nag-ipon ng lakas ng loob. Dandaan siyang tumango. Gusto mo bang samahan ka namin ng mga bata? Agad siyang umiling sa tanong nito. I mean, samahan mo ako pero wag na lang nating dalhin ang mga bata. Paliwanag niya. Tumango naman sa kanya si Clark. Sige, maliligo lang muna ako. Sige, lumabas ng kwarto si Kate at bumaba. Saka ibinilin ang mga bata kay Manang Sally. Bumalik rin siya kagad sa kwarto nila para maghanda. At pagkatapos ay sa baba na niya hintayin si Clark. Saan mo balak unang pumunta? Pagbungad tanong ni Clark sa kanya na makababa ito. Sa bilibid, sagot niya na dahilan para linganin siya ni Clark dahil sa gulat. Tipid siyang umiti kay Clark. May bibistahin lang ako, dagdag niya. Sige, sagot na lamang sa kanya ni Clark. Na makarating sila sa bilibid ay sinabi ni Kate kung sino ang pake niya. Pinatawag din agad ito ng pulis. Habang naghihintay sila ay batid ni Kate na gustong magtanong ni Clark kung sino ang pake niya. Umangat ang paningin niya nang may presensya ng tao sa harap niya. Pa, tawag niya sa taong nasarpanan niya. Kate anak, naparito ka. Kamusta ka na ang kapatid mo? Si Karen kasama mo ba? Sunod-sunod na tanong ng papa niya sa kanya. Umiyak ito at bakas sa mukha ang galak. Okay naman po ako pa. Si Karen nasa probinsya. Kayo, kumusta na kayo? Mabuti naman kung ganoon. Nakangiting sabi nito at yumuko. Ako, hindi ko alam kung kailan ako magiging okay anak sa ginawa ko sa nanay mo. Pumiyok ito. Sa mukha ng papa ni Kate na nakikita niya ay nararamdaman niya rin ang unti-unti nitong pagkawasak. Sa ginawa ko sa iyo, sa magiging apo ko sana, alam kong ilang taon ko na itong sasabihin at alam ko rin walang kapatawaran ang ginawa ko sa inyo. Pero patawarin mo ako anak. Sa sinabi nito ay tuluyang bumitaw ang dibdib niya sa sakit na nararamdaman niya. Tumayo siya at niyakap na mahigpit ang kanyang papa. Pa, sambit niya na parang bata habang nakiyakap sa ama. Okay na po, pinapatawad na kita. Magaan ang loob na lumabas si Kate matapos ang ilang minuto nilang pag-uusap na kanyang ama. Nakulong si tita. At anong sinasabi niyang ginawa niya kay tita? At sa magiging apo niya, may ginawa ba siya sa mga anak natin? Nalilitong tanong sa kanya ni Clark habang nasa labas sila ng kotse nito. Sasabihin ko sa iyo mamaya, dali mo muna ako sa Angeles Cemetery. May gusto kong makita at gusto kong makilala mo. Alam kong nasasabik na rin siyang makilala ka. Tahimik ang naging buong biyahe nila habang papunta sa sementeryo. At hanggang sa makarating, nakasunod lang si Clark sa kanya. Beatrice Abelia,
Cassandra Abilia Castillo. Narinig niyang basa ni Clark sa nakasulat sa lapida. Wala na si tita. At sino si Cassandra? Bakit dala niya ang apelido ko? Tanong nito sa kanya. Wala na si mama, 7 years ago pa. Kaya nakakulong si papa kasi siya ang dahilan kung bakit nawala si mama. Nitulak nito sa agdanan. Ganoon na rin ako. Kaya nandyan ang anak natin. Mahina ang boses niyang sambit sa uling sinabi. Anak natin? Anong ibig mong sabihin? Nautal na tanong ni Clark sa kanya. Tumalikod siya at pinigilan ang sarili na hindi humagulgol. Saka 7 years ago? Hindi ba tayo pa niyan? Bakit hindi ko alam? Kasi, bakit Kate? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nagmamakaawang sambit nito. Hinawakan siya nito sa balikat at pinaharap. Tuluyan siyang napagulgol. Kasi ayokong dagdagan yung sakit na nararamdaman mo noon. You lose your father that time at ayoko nang dumagdag. Pinutol ni Clark ang sasabihin niya ng panibagong tanong na labis na dumagdag sa sakit na nararamdaman niya. Bakit parang pakiramdam ko wala akong karapatan? Ako ang amakit, karapatan kong malaman ang nangyari. Napupo siya habang nakarap sa punto ng anak nila. I'm sorry, it's the only way I know para tulungan ka sa pagmamatay ng papa mo. Ang hindi dagdagan pa ang nararamdaman mo. Nahirapang sambit dahil sa pag-iyak niya. And you suffered a lot? Kinimki mo lahat ng sakit na nararamdaman mo? Na dapat karamay ako? I'm sorry. I'm sorry I wasn't there when you need me the most, Kate. Pinantayan siya ni Clark at mahigpit na binalot ng mainit na yakap. Mas lalo siyang umiyak. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? I was about to, pero nag-away si mama at papa. Kaya nanatili ako sa tabi ni mama hanggang sa mangyari yon. Sagot ni Kate. Umabot sila ng 2 oras sa pananatili sa harap ng punto ng anak nila at nanay niya. Ginugol nila ang buong oras sa pag-uusap sa mga nangyari noon. Hanggang sa umabot sila sa daylan kung bakit nakipaghiwalay siya kay Clark na umabot sa pagtago sa kambal. Lumapit si tita sa akin noon. Panimula niya. What, si mama? Anong ginawa niya noon? Did she threaten you? Oo mo ah, hindi niya ako tinakot, kinausap lang. She pleaded, Clark, ayaw mo raw kasing ipagpatuloy ang nasimula na papa mo sa States at ang pag-aaral mo. Sabi niya, the only way for you to live is either for me to come or break up with you. And you choose to break up with me. Ito ang nagpatuloy sa dapat sasabihin niya. Tumango siya. Bakit hindi ka sumama? Sa tingin mo kung sumama ako habang nabubuntis, may pagpapatuloy mo pa ang pangarap mo, hindi Clark? Situation mo lang ang atensyon mo sa akin, lalo na't maselan ang pagbubuntis ko sa kambal. Pagsabi niya sa dahilan kay Clark, Kate, do you still love me? Natigilan si Kate dahil sa gulat. Nakaawang pa ang bibig niya. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Lumingon siya sa ibang direksyon. Ikaw, mahal mo ba ako? Balik niyang tanong rito. Yes, I still love you. Kailanman, hindi ka nawala sa puso ko. Agad na sagot nito na parang hindi na pinag-isipan. Maliit siyang ngumiti kay Clark. Madaming nagagandang mga babae sa States, Clark. Hindi ako naniniwalang ako lang hanggang ngayon. I tried. Trust me, sinubukan ko. Pero sa uli, presensya at pagmamahal mo pa rin ang hinahanap ko. Sa'yo pa rin tumitibok ang puso ko kahit ilang taon nang lumipas. Sinserong sabi nito sa kanya. Hindi ko alam, Clark. Marami nang nagbago sa paglipas ng panahon. Sana maintindihan mo na hindi ko kayang sagutin ang tanong mo. Tumango si Clark sa sinabi niya. I understand. Let's go. Baka hinahanap na tayo ng mga bata. Sige. Bago umalis ay nagpaalam na muna sila sa punto ng nanay ni Kate at anak nila na parabang naririnig sila nito. Dumana muna sila sa Jollibee at nag-drive-thru para sa mga bata. At habang pabalik sa bahay nila ay tahimik ulit sila hanggang sa makarating. 1 linggong lumipas magmula nang makapag-usap silang 2 ni Clark. At sa bawat araw na lumilipas ay pinakiramdaman niya ang sarili, ang puso niya. May narealize siya, narealize niya na katulad ni Clark hanggang ngayon ay ito pa rin talaga ang tinitibok ng puso niya. Maagang umalis si Clark para sa trabaho habang wala namang pasok ang mga bata sa school dahil sim break na. Naisipan ni Kate na maglinis ng kwarto nila. Nagpapalit si Kate ng bedsheets at pillowcase nila nang may makita siya sa ilalim ng una ni Clark. Maliit na box at kulay pula.
Nang buksan niya ay nagulat siya sa nakita. A diamond ring? Usal niya sa kawalan, naguguluhan. Umupo siya sa gilid ng kama dahil pakiramdam niya ay unti-unting nawawala ang lakas niya. Hinawakan niya ang dibdib dahil sa paninikip nito hanggang sa tuluyang bumuhos ang luha niya. Akala niya siya lang ang mahal nito. Hindi pa nalilimutan at presko pa sa isipan niya ang sinabi ni Clark sa kanya noon. Sarap mismo ng anak nila na mahal pa siya nito. Ngunit sa nakita ni Kate ay hindi niya alam kung paniniwalaan niya pa ang sinabi nito. Naisip ni Kate kung sasabihin niya pa ang nararamdaman niya para kay Clark. Gayong may mahal naman pala itong iba. Kaya ano pang silbi? Tutal ay magpapakasal na naman pala si Clark ay naisip ni Kate na mas mabuting umalis na dahil baka ano pa ang mararamdaman ng mapapangsawa nito. Mama, saan po tayo pupunta? Pang-uusisa ni Caitlin sa kanya nang nilalagay niya ang mga gamit nito sa maleta. Aalis tayo baby, babalik na tayo sa bahay. Sagot niya rito, nag-iingat na huwag masabi ang tunay na dahilan. Hindi ba po dito na ang bahay natin? Tanong naman ni Cade. Bumuntungin nga siya. We'll visit Tita Karen, okay? Okay po. Nagulat si Manang Salin na makita sila nito ng mga bata na nagmamadaling bumaba ng hagdanan at may hilahilang maleta. Ganon din ang mga kasambahay na nakasunod sa kanila. Kate Iya, saan kayo pupunta ng mga bata? Nagugulo na at nag-aalala ang tanong nito. Uuwi na po kami, Manang. Ha eh, hindi nyo man lang ba hintayin si Clark ang asawa mo? Hindi na po, Manang, saka hindi man po kami mag-asawa. Baka sa susunod na buwan ay dumating na rito ang magiging asawa ni Clark. Sabi niya sa matandang kasambahay. Nag-aalala ang mukha nito at parang gusto silang pigilan. Anong ibig mong sabihin, Iya? Minabuti na lamang ni Kate na umiling at ngumiti sa matanda bilang sagot. Wala, Manang. Muna na po kami. Paalam niya at umalis na sa bahay. Kinabukasan ay nagising si Kate sa matinding tawanan na nagmula sa labas ng kanilang kwarto ng kambal. Karen, pakisaway nga ng mga bata, inaantok pa ako at masakit ang ulo ko. Sigaw niya mula sa loob at bumalik sa pagtulog. Narinig niya naman ang kapatid niyang si Karen na sinuway ang mga bata. Tanghali na nang muli siyang magising. Dahil sa gutom na nararamdaman niya, sa kusina kagad siya dumiretso nang lumabas siya ng kwarto. Hinintay niya ang mga bata, saka si Karen habang kumakain. Ngunit natapos na lamang siyang kumain ay hindi pa rin dumadating ang mga ito. Ate, mabuti naman at gising ka na. Hindi na ba masakit ang ulo mo? Tanong ni Karen sa kanya habang nilalapag ang mga dalang prutas na mukhang galing sa kanilang taniman nang sa wakas ay dumating ito. Medyo okay na. Teka, asan ang mga bata? Hindi mo ba kasama? Nagtatakang tanong niya kay Karen. Umiling ito. Ha eh, asan ang mga bata? Nagsimula na siya magpanik. Ate, kalma. Paano ako kakalma ha? Kumalma ka nga ate. Kasi kasama ni Kuya Clark ang kambal. Mukhang nasa baryo at may binili. Natigilan siya at pinroseso ang sinabi ni Karen. Clark, kasama niyang kambal? Bakit andito ba siya? Sunod-sunod niyang tanong. Naguguluhan namang tumangon sa kanya si Karen. Teka nga ate, bakit parang gulat ka? Hindi ba't magkasunod lang kayong dumating ni Kuya Clark kagabi? At sabi niya na una lang daw kayong lumuwas dito kasi may inaasikaso pa siya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Mama? Mama, gising ka na po. Sigawan ng mga anak niya nang pumasok ito sa kusina. Agad siyang niyakap na mga ito. Umangat ang paningin ni Kate. Nang sunod na pumasok ay si Clark na may maraming bitbit. Dinaluhan man kaagad ito ng kapatid niya at tinulungan. Anong ginagawa mo rito? Malamig yung tanong. Bakit sumunod ka? Naglakad ito patungo sa kanya at manghahawakan ng kamay niya. Hinawi niya ang kamay nito. Kate, let's talk please. Nagsusumaman itong sabi sa kanya. Karen, pakainin mo na nga ang mga bata. Utos niya kay Karen bago lumabas. Sumunod man sa kanya si Clark. Bakit sumunod ka pa? Hindi ba magagalit ang girlfriend mo? Tanong niya. Naikinakunot ng noo ni Clark. Nanatiling walang emosyon ang mukha niya habang nakatingin kay Clark. What are you talking about? Anong girlfriend? Wala akong girlfriend, no? Oh, shut up, Clark. Hindi mo kailangan magsinungaling dahil alam ko na. Hindi ako nagsisinungaling. Sabi nito sa minahong boses. Hindi maisip ni Kate ang dahilan kung bakit nanatili lamang itong kalmado gayong siya ay parang sasabog na sa galit. Seriously, Clark? Hindi mo naman kailangan magsinungaling sa plano mong pag-propose sa girlfriend mo. Yes, I saw the ring. While I was cleaning the bed, nakita ko ang singsing sa ilalim ng unan mo. Alam mo, sana hindi nila ako naniwala sa'yo. Niloko mo ako. Sinungaling ka. Sigaw niya dahil sa labis na frustration
at sakit na nararamdaman niya. Sana hindi mo na lang sinabi na mahal mo pa ako. Kung may plano ka rin naman palang magpakasal sa iba, pinaniwala mo ako sa wala, Clark. At hindi ko lang matanggap kasi hanggang ngayon mahal pa rin kita. Umiiyak na dagdag niya. Kate, maniwala ka, I don't have a girlfriend. Kung wala, para kanino yung sing-sing, poor tita? Para sa'yo. Para yun sa'yo, Kate. I never wanted to marry if it's not you. Ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. Ikaw lang ang babaeng gusto kong iharap sa altar. Nahirapan na rin sambit ni Clark sa kanya. Ngayon na lang ulit nakita ni Kate si Clark na ganito kami si Rable simula nang mawala ang papa nito at maghiwalay sila. Ang hirap mong paniwalaan, Clark. Ang hirap-hirap, sambit ni Kate habang umiiyak. Lumapit sa kanya si Clark at mahigpit na niyakap. Dahil sa pag-iyak ay nawalan siya ng lakas, naitulak si Clark palayo sa kanya. Hinayaan niyang sariling umiyak ng umiyak. Habang nakakulong sa bisig ng lalaki hanggang ngayon, ay mahal niya pa rin. Humiwalay si Clark sa kanya at dandan ay lumuhod ito sa harapan niya. Dilan para mas lalo siyang umiyak. Let me take this opportunity to show how much I love you. How much I wanted to spend my life with you forever. You said you love me and I also love you so much. More than you do. Will you marry me, Kate Abella? Alam kong hindi tayo tumaan ulit sa pagiging girlfriend at boyfriend. Pero ipinapangako ko na araw-araw kitang liligawan. At araw-araw kong ipapakita kung gaano kita kamahal. So please marry me. Sabi nito na halos pabulong na. Dahil sa pagsusumamo, dandan siyang tumayo. Yes, I'll marry you. Let's spend the rest of our life together. Lumipas ang 5 buwan ay kinasal silang dalawa sa paborito nilang simbahan sa Quiapo. Kasama ang mahal nila sa buhay, hindi rin nagtagal ay muli silang nagkaanak na pinangalanan nilang Faith Cassandra. At hanggang dito na lang nagtatapos ang ating kwento.